So, welcome guys sa aking bagong vlog, bagong segment na cooking show. So, papakita ko sa inyo ngayon yung kung paano magluto ng waffles. Yung binibenta ng ano, yung may hotdog or pwedeng wala or lalagyan ng cheese. Pero ang gagawin natin ngayon is hotdog waffles and merong iba dun na wala na. Na naka ano, so makakita kayo ng... Ano tawag doon? Makakita kayo ng different styles siguro sa paggawa ng waffle. So para sa akin, ang gagawin ko is gagamit ako ng waffle maker pero medyo luma na siya at silang iba. So makikita nyo mamaya yung mga mangyayari at yun. Don't forget to like, comment ng mga suggestions ninyo sa mga next vlogs ko. Gagawin natin yan para sa inyong mga kababs. So, don't forget to subscribe din also. And, i-ring mo na rin ang notification bell para bongga. So, punta na tayo sa cooking show natin. So, 3. Tayo sa cooking show natin. So, 3. No! God! No! God, please, no! No! In 3, 2, 1... So yun, at yan, inganda natin ang hotdog natin. Ayun, marami yan guys. Siyempre masarap yan, tender juicy yan. So una, kailangan natin maghugas, hugas sa kamay para safe tayo. Tapos, yung hotdog, kumuha tayo ng kutsilyo. So ang kutsilyo ay hindi pwede gamitin ng mga bata, magpatulong sa matanda. So iiwain natin yung mga... hot dogs para maging ang tawag, maluto yung loob. So yun, wow, may paslow mo pa si kuya, napakaangat. So syempre fast forward natin yan. Bilis nyo, bilis naman nito si kuya, galing. So yun, good na daw yun. At susunod naman, kumuha tayo ng ating lutuan, lagyan natin ng tubig at papakuluan natin yan mamaya na paglulutuan ng ating hotdog. So yan, meron ng tubig, huwag nyo masyadong damihan. At yan, sabi daw niya, nilagyan na daw natin ng tubig kaya nagusik-usik. So sunod, buksan natin ang kalan. Lumiliyab ng lumiliyab, wow. So sunod naman ay kunin na natin ang hiniwa-hiwa nating hotdog na nasa plato ng Jollibee. Naku, yari tayo. Meron tayong plato ng Jollibee. Sunod naman ay kumuha tayo ng ating anong tawag doon? Ang sipet. Yung kadalasan tawag natin sa ating lutuan. So yan, lalagyan na po natin ang ating mga hotdog doon sa pinainit nating tubig doon sa lutuan natin. So ayan, may kita nyo na po. Oh, may pa-semi-montage pa si sir. So, ayan, hot dogs natin. Pinapakuluan na po natin doon sa ating pinaglulutuan. Ayan. So, ang susunod natin gagawin ngayon ay maiayosan natin. I-check natin kung lahat ba ay napapakuluan. Sarap ito mamaya, lalong tender, tapos juicy pa, nako. Ngayon, kukunin natin siya, ibabawasan na natin yung tubig kasi napadami natin kanina. So ayun, lalagyan na natin ngayon siya ng wait, bagong na yan. Ayan, titignan nyo, wala na pong tubig at lalagyan na po natin siya ngayon na ang mantika. Konti lang ilagay yung mantika kasi pag pinapadami niya, magiging oily ang magiging kakalabasan ng ating hotdog. At saka huwag nyo masyadong lulutuin ito. Ayun. At ngayon, at
Yung titigan nyo ngayon ay ganyanin nyo siya. Make sure na naluluto lahat. Kasi pangit kung hindi naluluto. Dahil alam nyo naman, magiging iba ang itsura ng hotdog kapag hindi naluto. So, ayun. Hindi natin siya masyadong i-fry. Kasi ma-overcook siya kasi maluluto pa siya mamaya doon sa ating hotdog maker na waffle. So yan. Move tayo sa next scene. At ngayon ay nakapatay na ang mga ang ano natin kalans. At ngayon ilalagay na natin ang ating mga hotdogs doon sa ating plato kanina. Siyempre, inagasan ko yan para hindi siya maging maging presentable naman siya. Ayan. At ngayon, yan. So, ayan po, ang ating nalutong hotdog. At ayan, kung titignan nyo, maganda siya tignan. At hindi po siya masyadong sunog or hindi po siya masyadong hilaw. Tamang tama lang po yan. Ngayon, kumuha po tayo na ating kuchilyo. Kuya, kuchilyo po, kuya. Ayan, kuchilyo. Kuchilyo po. Ayan, kuchilyo. Tapos, hiwa-hiwain natin siya ng maliliit na pieces. Yan, fast forward natin para po tayo ay mas mapabilis. Ayan. Kumuha din kayo ng tinidor kung sakaling kailangan mo ng tulong. Yan, slow-mo tayo para makita ninyo kung gaano kalaki ang mga sizes ng paghihiwa ko ng hotdogs. At ngayon, yun, kung makikita nyo, bibilisan po natin ulit para hindi po kayo mainik. Or, I mean, mainip pala. At, yeah. Kung titignan nyo, nahiwa na po natin ang hotdog. So, okay yan. Itabi na po natin para sa gagawin po natin mamayang waffles. So, sunod naman, kumuha tayo ng isang paglalagyanan ng ating butter. Yung spelling po ng butter natin is B-A-T-T-E-R. So, yan, ilagay po natin ang pancake butter. Yun po ang aking gagamitin para sa waffle making po na ito. So, ayan po. Nailagay na po natin yun. So, kung titignan nyo, ay konti po siya. Kaya, lalagyan natin yan ng pandagdag natin na all-purpose flour. So, sa all-purpose flour na yan, ay magagawit mo sa kahit ano. Kaya nga all-purpose, diba? Yeah. Tama po. Tama po ang inyong narinig. All-purpose flour. So, ngayon, ayan, makikita nyo, kumukuha ko ngayon ng isang cup. Ang cup po na yan ay 1/4 cup. So, maglalagay po tayo ng tatlong sandok. 1, 2, and lastly, 3. Ayan, takpan na po natin. At ngayon, kunin po natin ang ating mahiwagang asukal. Kasi pag wala po yung asukal na yan, mag-iiba po ang lasa ng ating waffle. So, kumuha po tayo. So, hindi ko po siya masyadong na-measure, pero tamang-tama pa rin po ang ating lasa dyan. Tatlong scoop po yan ng isang kutsara na, hindi siya kutsara, malaking kutsara na mailalagay po natin dyan. So, ngayon, hahaluin na po natin yan gamit po ang ating, anong tago dyan? Sabihin ko na lang is, mixer po natin, hand mixer natin na manual. So, yan, bilisan po natin, na imimix po natin. Kailangan hindi na po nakikita yung ating mga nagawa. So, yan, kung makikita ninyo ang ating butter or ating mga dry ingredients is properly mixed. Wala po kayo makikita ng sugar or anything. Ngayon, lagyan po natin ng water. 1/4 cup po yan. 6 na beses po natin gagawin yan. So, 1, 2, 3. Then, ang sunod naman ay 4. At ang next 5. And lastly, 6. So,
Kaya kumuha po tayo ng dalawang itlog din na ilalagay natin. Dapat po isa lang yan pag onte, pero kung madami, kailangan natin dagdagan yan para maging proper yung ating butter. So yan, kanina kung nakikita nyo, ang hirap po buksan na itlog na yun. Grabe. Hayaw po ata magpagamit. So yun, nailagay na natin ang isa. At sa kusunod naman, ang ating pangalawa na itlog. So huwag nyo muna itatapon ang inyong mga eggshells kasi magagamit nyo po yan kung meron po kayong halaman sa inyong mga bahay. So ngayon, haluin na po natin na maayos. Ayan, kung makikita nyo, grabe, mabilis. Feeling ko ang sarap na yan. Sa tingin pa lang, tatakam na kayo. Ayan, haluin na mabuti, siguraduhin ninyong walang matitira. At ayan po, kung makikita nyo, yan na po ang ating mixture. At ang sunod naman, ikumuha po kayo ng 1 tablespoon na may ilalagay po natin mamaya dyan sa ating mixture para mas magamit po natin siya at mas maluto po siya pag ginamit na natin. So, lagyan po natin ng oil. So, isa na. At dalawa. Ang sunod natin. Ayan. Kailangan dalawa po dahil magdagdag pa po tayo ng ating mixture kanina para mas madami. At saka kapag madami, nagtagal mo po ng isa. So yan, bilisan natin para hindi rin sayang inyong oras at hindi po kayo maging time ng sobrang tagal. Ayan po. Ayan, okay na mixture natin. At ayan, kung makikita nyo po, at kunin na po natin ulit ng ating hotdog. At ang ating mixture ay ready na rin. At kung makikita nyo, ayan po ang aming hotdog waffle maker. Ayan. Kung makikita po ninyo, ay papakita ko sa inyo kung yung ano dapat ang hindi pwede ninyong gawin. So, this sa part na ito ay nagkamali ako dahil hindi ko muna siya nilagyan ng oil. Kasi kung walang oil, hindi didikit talaga siya at may part na masusunog. So yan, ang ginamit ko po is 1/4 cup sa paglalagay ng ating mixture. Ayan. So, tigan nyo po siya kung paano nyo po nilagay. Sorry, medyo makalat. So guys, kapag kayo po ay mayroong mixture na ganyan, please, gawin nyo po siyang mas malinis at mas maayos. Huwag nyo po masyadong gagayahin ang aking mga kalat. Salamat! Ayan, kung makikita nyo, tapos na po. I feel the feel nyo lang po yung mga hindi po masyadong nalagyan kanina. So ayan, kung makikita nyo, okay na po. So ngayon, ilagay na po natin ang ating mga hot dogs doon po sa ating mixture na nilagay sa ating waffle maker. So ayan. Guys, huwag nyo din po gayahin na huwag ninyo pong kakamayin. Pero kung kakamayin nyo po, please make it sure na kayo po ay sanitized. Ay ngayon, isarado na po natin. Isira na po natin yan para make sure na maluto po. Ngayon, isaksak na po natin ang ating mixture. And hintay po tayo ng ilang minuto. Ayan, umuusok na guys. Grabe. Question. Wow. Sorry, dahil nagkaroon na ako ng problema sa oras na yun. Dahil medyo fail po siya, pero makikita nyo naman po, yung iba po ay medyo luto na at maayos ang kanyang itsura. Ayan, kung makikita nyo, okay na po. Nag-colibri na, wow! Nakakataka, masarap. Kaso nga lang, nagkaroon ng problema yung mga oras na yan. So, ngayon, ibalik na po natin ang ating camera para hindi po masayang inyong oras. Kakain tayo. So, ayan po ang ating hot dogs. So, yan. Sponsored by Hello Kitty. Desarap lang. Siyempre, para cute Hello Kitty kasi maligayas yung ating waffles. So, yan. Adjust muna po tayo. At, ayan. Kumuha po tayo ng dalawang tinidor.
pangkuha po natin ng hotdog. So ayun, kung mapapansin nyo, nahihirapan po ako kasi ako po ay talaga nagkamali. Sorry po, pero tandaan nyo po ay lagyan nyo po ng oil bago po ninyo lagay ang inyong waffle butter. Ayan. Pero kung makikita nyo, ma'am, naluto naman po siya. At hindi naman po siya sobrang sunog. At saka may part ma'am, may pagkaluma na rin itong waffle makers namin. So, ayan. Kung meron man po kayong suggestions or anything, i-comment nyo po. Or kung may gusto po kayong i-dagdag ko po sa aking channel, or kung may gusto po kayong i-apply ko po sa aking pagluluto, comment down below. I'll accept everything. Kung may mali man po ako nagawa, or you'll correct me, salamat po. So ayan, kung makikita nyo, nilalagyan ko na po siya ng oil ngayon. Tama po. Ayan, kung makikita nyo, oil is the first thing you should do kapag lalagay, lalo na kapag maglalagay ako ng butter. Ayan, kung mapapansin mo, may mga natira ang mga waffles sa ating lalagyan kasi hindi na po siya matanggal yung mga oras na yun kasi sobrang init din. So ayan, montage nyo na, tignan na lang po natin, babalik po tayo maya maya. So panoorin nyo muna po ang aking short montage na aking ginagawa. So stay tuned. So ayun, makikita nyo naman po ang aking mga ginawa. So kung makikita nyo, medyo faint pa rin yung iba. Pero kung makikita nyo, nagkaroon siya ng mas madaling way ng pagkuha at hindi po siya masyadong dumikit sa ating maker. So ayan, makikita nyo, tamang tama ang ating paglagay, tamang tama ang ating tamang tama ang pagluto sa ating waffles. Ayan, napakasarap. Masarap po yan pag bagong luto pa lang po dahil fresh from the waffle maker po siya. 100% masarap. Ayan, kung makikita po ninyo, mas madali po siyang matanggal ngayon, hindi katulad kanina na medyo nahirapan ako, kaya ako ay nag-cut. Sinat ko po ang aking video on na. So yan, makikita nyo, sobrang dali na lang po siyang tanggalin. Ayan. At ayan po ang ating ginawang waffles. So ayan, kung makikita nyo, sobrang sarap po yan. I-focus po natin yan. Ayan, sobrang sarap niya. Pero mas masarap pa rin siya. Hindi, joke lang. Ayan, oh my gosh. Masarap po. Kung makikita nyo, tama po ang pagkaluto. Saktong-sakto lang po. Mini waffles. Makikita nyo, ayan. Grabe, sobrang sarap. Wow! So, ayun po. At ito ang ating waffles natin. Kung makikita nyo yan, waffles. Tapos, yun, kung meron kayong waffle maker, ay
madali nyo rin siya magagawa. Yung waffle maker kasi namin ay luma na, kaya ganun ang mangyayari. Kung may kita nyo, ganyan po. Ayan po. So, try po natin kainin to isa. Oh, God, it's so good. Isa po siya. Ito. Ayan po. Musok-usok pa po siya kasi bago luto pa po. Ano tayo? Mm. Mula. Mm. Tapos sa dito? Mm. Siya sobra. So... So good. So, kita-kita tayo sa next vlog po natin. So... Please like, share, and... Wala na. So at dyan na po nagtatapos ang ating cooking show ngayon. Sana po ay nagustuhan ninyo. So like. At dyan na po nagtatapos ang ating cooking vlog para sa ngayon. So please like, comment, share, and subscribe sa aking mga video. At sana po ay meron kayong natutunan ngayong vlog na ito. So kita-kits sa next vlog.